Module-based Grade 3 Mathematics Videos, Milk-based by Math Yeshua. Isang masayang pagtungtong sa ikatlong baitang. Unang quarter, unang linggo, unang aralin. Pagpapakita ng bilang 1,000 hanggang 10,000 o visualizing numbers from 1,000 to 10,000. Noong nasa ikalawang baitang ka pa, napag-aralan mo ang tungkol sa pagpapakita ng bilang hanggang 1,000. Ngayon, mas mapapalawak pa ang iyong kaalaman ukol sa bilang. Mahalagang malaman mo ang wasong pagbibilang at pagkukumpara ng dami ng mga bilang dahil magagamit mo ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa bawat kilos mo bilang isang anak o bilang isang mag-aaral, kailangan mo ang bilang. At habang ikaw ay lumalaki, lumalawak din ang iyong kapaligiran dahil nadaragdagan ang bilang ng mga taong iyong nakakasalamuha. Sa araling ito, inaasahang maipakikita mo ang bilang 1,000 hanggang 10,000 gamit ang iba't ibang larawan o simbolo ng set. Handa ka na ba? Tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan. Simulan na natin! Bago simulan ang pag-aaral, sagutin mo muna ang subukin upang malaman kung gaano na ang nalalaman mo tungkol sa ating aralin. Ihanda na ang iyong sagutang papel. Subukin. Panuto. Piliin ang titik ng katumbas na bilang sa bawat pangkat o set. Ngayon naman ay ating alamin ang mga tamang sagot. Susi sa pagwawasto. Kumusta ang mga sagot mo? Nahirapan ka ba? Kung 5 ang bilang ng iyong tamang sagot, ikaw ay napakahusay. Nagpapakita ito na naintindihan mo ang aralin noong nakaraang baitang. Nagpapakita rin ito na marami ka ng alam tungkol sa paksang aralin ito. Maaari mo nang laktawan o skip ang videong ito. Subalit, kung 1 o hanggang 4 ang bilang ng iyong maling sagot, kailangan mo pa ng tulong. Ang videong ito ay para sa iyo. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay na nakapaloob dito, makatutulong ang mga ito upang higit na malinang ang iyong kasanayan. Kung pag-aaralang mabuti ang nilalaman ng video, matututuhan mo ang mga sagot sa lahat ng mga tanong sa lahat ng pagsasanay. Handa ka na ba? Tara, tunghayan natin ang panimula ng ating unang aralin. Magbalik-aral muna tayo. Panuto. Piliin ang titik ng katumbas ng bawat pasalitang bilang. Unang bilang. Alin sa mga ito ang 174? Alin ang sagot? Tama! Titik A. Ikalawang bilang. Alin sa mga ito ang 240? Alin ang sagot? Tama! Titik C.
ikatlong bilang. 605. Alin sa mga ito ang sagot? Tama, titik D. Ikaapat na bilang. 845. Alin sa mga ito ang sagot? Tama, titik C. Ikalimang bilang. 931. Alin kaya sa mga ito ang sagot? Tama, titik A. Tuklasin. Ang nasa larawan ay ang bilang ng mga Pilipinong nagkaroon ng sakit na COVID-19. Kaya mo bang tukuyin kung ilan sila? Ilan kaya ang bilang ng mga Pilipinong nagkaroon ng sakit na COVID-19 noong ikalima ng Mayo, 2020? Isang paraan upang mapadali ang pagpapakita ng dami ng bilang ay ang paggamit ng larawan o simbolo. Pag-aralan natin ang nasa pisara. Squares, ito ay katumbas ng isahan. Longs, ito ay katumbas ng sampuan. Flats, katumbas ng sandaan. Blocks, katumbas ng libuhan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Tayo ay may anim na isahan o anim na squares. Ang anim na squares ay may katumbas na bilang na anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Tayo ay may sampung isahan o sampung squares. Kapag pinagsama-sama ang sampung squares na ito, tayo ay makakabuo ng isang long. Isang sampuan o isang long, yan ay may tumbas na sampu. Isang sampuan, dalawang sampuan, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Tayo ay may sampung sampuan o sampung longs. Kapag pinagsama-sama, ito ay makakabuo ng isang sandaan o flat. Ito ay halimbawa ng isang sandaan o flat. Kung bibilangin, ang isang flat ay meron siyang 100 squares. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Tayo ay may 10 flats o 10 sandaan. At ang mga ito ay makakabuo ng isang libuhan o isang block. Ang isang block ay may bilang na 1,000 squares. Ito ay isang halimbawa ng isang block. Ulitin natin, ang isang block ay may katumbas na 1,000 squares. Tuklasin. Noong ikalima ng Mayo, 2020, tinatayang may 9,684 ang bilang ng mga taong tinamaan ng sakit na COVID-19 sa Pilipinas. Gaano kaya kalaki ang bilang na ito? Sagutin natin ito sa pamamagitan ng mga larawan. Isang block, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Tayo ay may 9 na blocks. Ang 9 na blocks ay may tumbas na 9,000. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ang 6 na flats ay tumbas ng 600. Isa, dalawa, tatlo, apat,
lima, anim, pito, walo. Ang walong longs ay may tumbas na walumpo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang apat na squares ay tumbas ng apat. Anong bilang ang ating nabuo? Mga bata, sabay-sabay nating basahin. 9,684. Ulitin natin. 9,684. Sa pagpapakita ng dami ng bilang, maaari ring gamitin ang number disk upang matumbasan ang bilang na 9,684. Pag-aralan natin ang malarawan sa pisara. 1,000, 100, 10, 1. Pansinin, 1,000, 2,000, 3,000, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,000. 100, 200, 3, 4, 5, 6. 600. 10, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80. 1, 2, 3, 4. Anong bilang ang ating nabuo? Tama! Sabay-sabay tayong basahin ang bilang. 9,684. Bigkasin natin. 9,684. Isa pang paraan ng pagpapakita na bilang ay ang paggamit ng bigkis ng straw. Isang piraso, isang tali o bigkis ng sampuan, isang bigkis ng sandaan, isang bigkis ng libuhan. Pansinin, isa, isang piraso ng stick, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Ang 10 piraso ng straw ay makakabuo ng isang bigkis ng sampuan. 1,000, 2,000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang 10,000 ay makakabuo ng isang bigkis ng 100. Ngayon naman ay magbibigay tayo ng iba pang halimbawa gamit ang ating mga napag-aralan tungkol sa squares, longs, flats, blocks, number disk, at bigkis ng straw. At para sa squares, longs, flats, and blocks, mga bata, tayo ay magbilang. 1 block, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blocks, 7,000. 1, 2, 3, 4. 4 na flats, 400. 1, 2, 3, 4, 5. 6 na longs, 60. 1, 2, 3, 4, 5. 5 squares, 5. Ano ang ating nabuong bilang? Ano ang sagot? Tama! 7,465. Sunod na halimbawa, paggamit ng number disk. 1,000, 2,000, 3, 4, 5, 6, 7. 7,000. 100, 200, 3, 4, 5, 6. 600. 10, 20, 30, 40, 50. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ano ang sagot? Tama. 7,659. Iba pang halimbawa gamit ang bigkis na straw. 1,000, 2,000, 3, 4, 4,000. 100, 200, 3, 4, 5, 6, 600. 10, 20, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na po. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ano ang nabuo nating sagot? Tama. 4,000, 600, at 95. Ngayon naman ay iyong sagutan ang ginabayang pagsasanay bilang isa. Panuto. Piliin ang katumbas na bilang ng bawat pangkat o set ng libuhan, sandaan, sampuan, at isahan gamit ang number disk. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang unang bilang ay nagawa na para sa iyo. 1,000, 100, 10, 1. Pansinin, ang unang bilang ay may sagot na. Alin sa mga bilang ay nagpapakita ng 2,000, 900, 1,000, at 7,000? Tama! Titik C. Ngayon naman ay iwasto ang iyong sagot. Para naman sa pagtataya, piliin ang angkop na pangkat o set ng libuhan o blocks, sandaan o flats, sampuan o longs, at isahan o squares na katumbas ng bilang na nasa kahon. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Laging isaisip, nang isang square ay may tumbas na isa, ang isang long ay may tumbas na 10, ang isang flat ay may katumbas na 100, at ang isang block ay may tumbas na 1,000 squares. Ngayon naman ay iwasto ang iyong sagot. At para sa iyong malayang gawain, ibigay ang bilang na ipinakikita ng bawat set. Sunod na gawain, pagtataya 1. Panuto, tukuyin kung ilan ang bilang ng mga taong nagkaroon ng COVID-19 sa ilang bansa sa Asia ayon sa ipinakikita ng bawat pangkat o set.
kasi sa pagwawasto. Mga bata, ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Tama! Sa pagpapakita ng bilang 1,000 hanggang 10,000, maaaring gumamit ng libuhan o blocks, sandaan o flats, sampuan o longs, at isahan o squares. Dagdag pa rito ang number disc at bigkis ng straw. Sa gawa, ang sumusunod na bilang ay bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas sa loob ng 5 araw ayon sa Kagawaran ng Kalusugan ng Pilipinas. Panuto, gamitin ang number disc ng libuhan, sandaan, sampuhan, at isahan upang maipakita ang katumbas na bilang. Susi sa pagwawasto. Para sa inyong pagtataya, isulat ang katumbas na bilang ng bawat pangkat o set ng libuhan, sandaanan, sampuhan, at isahan gamit ng lahat ng paraang ating pinag-aralan sa araw na ito. Karagdagang gawain. Narito ang gulong ng mga gastusin ng pamilya Guway. Dahil sa quarantine, pansamantalang natigil sa trabaho ang ama ng pamilyang Guway. Dahil dito, nakiusap ang ina sa mga anak na magtulungan sila sa pagtitipid. Panuto, ipakita ang halaga ng bawat gastusin sa pamamagitan ng pagguhit ng number disc ayon sa ibinigay na halaga sa gulong. Gawin ito mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Ngayon naman ay iwaso ang iyong sagot. Magaling na bata, binabati kita. Ngayon, ihanda ang sarili para sa susunod na aralin.